Ayun guys, no? So, kinokontak natin yung Stephanie Davis at titignan natin kung makokontak natin. Pero may mga Stephanie Davis na akong minessage. Yung sa Google, no? Si Sandar Pichai, no? Ay atin na rin minessage, no? At pinakita natin yung explanation ng Google Bard, no? So, nasa kanila na yon, kung susundin nila yung Google Bard o hindi, no? So, kung nakumbinsin natin yung AI, no? Yung si Sundar Pichai at saka Stephanie Davis, siguradong may impluensyahan natin yan. Siguradong makikinig sa atin yan at makikita niya na relevant lahat ng mga sinasabi natin. Actually, nakapagbigay na ako ng mga suggestion, no? Kay Sundar Pichai, no? Dahil tayo innovator, ay nag-request ako ng year-end award or best AI this year. Na? This goes to Google Bard. Marami akong alam ko kung paano approach kung ang AI napapasama sa ating side at nag-agree sa atin. Sabi niya sa akin, you're right, di ba? Nung una, nakikipagdebate pa siya eh. Pero nung pinaliwanag ko yung point, nakuha niya, ibig ko sabihin, no? 60 million yun nawala. Okay lang ba yun? It is acceptable ba sa Google, sa corporate? Oh. Eh di sinagot siya ng katotohanan, di ba? Hindi yan acceptable. Explain niya na ganun, oh, di ba? Tayo naman, ang approach natin, ano ba ang Stephanie Davis? Ano ba ang kanyang background? Ano ba ang kanyang vision? Ano ba yung mahalaga sa kanya? Paano siya makikinig sa akin? Kagaya ng AI. Una, yung AI hindi nakikinig sa akin eh. Explanation ko, hindi niya tinatanggap eh. Diba? AI yun eh. Ayun, tanggapin yung explanation ko. She's depending. Arami niyang depensa. Pero nung bandang uli, tinanong ko na siya. Kasi napagod na rin ako makipagdebate sa kanya eh. Tinanong ko lang sa kanya, yung 60 million ba na yan, acceptable yan sa corporate world? Simple lang yung tanong ko eh. Yun lang yung tanong ko. Dito naman kay Sundar Pichai at saka Stephanie Davis, ano yung mga bagay na pupwede nating ma-approach sa kanya? Diba? Kay Sundar Pichai, we requested na bigyan ng award ang Google Bard. Oh. Siyempre, sino nag-suggest niyan? Si Ferdinand Baharde. Oh, ano-ano bang ano niya? No? Ito, meron siyang sinendito na video. Actually, yung video na yun, Google Bard lahat na re-explain. Wala akong in-explain doon. Wala akong pakialam sa inyo. Mag-away kayo ng Google Bard. Google Bard ang nag-explain. Eh. Di ba? Dapat sa'yo terminated ka na eh. At saka dapat sa'yo tanggal ka. Terminated ka o mag-resign ka. Lahat ng nalalaman ko by book, patatanggal talaga kita. Dahil inutil kang presidente ng Google. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Kaya yung nag-appoint sa'yo na si Stephanie Davis, baka yan utusan ni Sundar Pichai. Sapagkat ang explanation ng Google Bard malinaw. Talagang lahat ng angles, lahat in-explain ng ang linaw na explanation ng Google Bard. Kahit tanga may intindihan eh. Ikaw na lang siguro hindi makakaintindi dahil ang titigas ng bungo nyo dyan, kapit tuko kayo. Siguro, di ba? Hindi, ayoko mamintang eh, pero yung mga sindikato na yun, ba't walang nahuhuli dyan? Yung 60 million, bakit hindi na-recover yung pera? Ha? Sige nga, explain mo nga yan, bakit wala kayo napakulong dyan? May nagnakaw ng 60 million, tapos walang nangyari. Anong klaseng leadership meron ka? Mag-resign ka na.